What is up mga paps? So, kumusta kayo? Sobrang tagal natin din nakapag-upload. Yung last upload natin is 7 months ago pa. So, today, nakikita nyo naman nandito yung AR-80 natin. I-convert natin ito ng disc brake sa harap. Since ang gamit natin front shock is from TMX125 Alpha, which is originally drum brake talaga. So, mamaya ipapakita ko sa inyo yung bracket, kung ano yung gagamitin yung bracket dun sa conversion niya. So, tara, simulan natin. So, ngayon mga paps, nabaklas na natin yung rim set natin sa harap. Andito na rin lahat ng gagamitin natin para sa conversion. So, ito yung front disc natin. Lightened disc, pang Mio. 210mm ata to. Then, yung hub ng rim set natin, pang Mio na rin ginamit ko. Then, yung brake caliper, pang Mio rin, is 40. Yung brake hose natin, King of Drag. Braided hose. Then, ito yung gagamitin nating bracket, conversion bracket para sa kanya. Yan. So, meron ito sa Shopee. Halos lahat ng ginamit ko dito nasa Shopee. So, ito kasi, kinuha ko to sa tropa kay Boss Anthony. Nakuha ko to ng 650 or 600 ata, hindi ko rin sure. PM nyo na lang siya kung gusto nyo umorder, legit yan. Ilalagay ko dyan sa description yung link ng profile niya. So, ayun. Ang mga bolts natin mga paps. Ito siya. Mga white gold yung gagamitin nating bolts. Para dito, para mas malinis tingnan. So, ayun mga paps, simulan na natin yung pag-convert sa kanya. Madali lang naman to, panoorin nyo na lang. So ayun na, ikabit na natin yung front disc natin. Ngayon naman is ikakabit natin tong bracket dito sa front chuck. So, ito nga pala yung naging main conversion natin dito kasi since pang TMX to, yung ehe ng Mio is mas maliit compared dun sa stock ehe ng TMX. So, ang ginawa natin, kumuha tayo ng bushing na shock, then pinabare na natin tong front shock para kumasya yung bushing na shock. Kasi yung bushing na shock natin, sakto lang yung ehe ng Mio. So, kabit na natin bracket mga paps. So, sa pagkakabit ng bracket mga paps, is napakadali lang. Etong tanda na to, ito yung stopper ng drum brake. Nandito yan originally, nasa kaliwa. Pero ang gagawin nyo, pagpapalitin yung shock para maging disc brake, stopper siya. Ito magiging stopper ng bracket natin. So, yung shock sa kaliwa, ililipat lang dito sa kanan. So, ganito kasi mangyayari dyan. Ito yung bracket natin. Ngayon, ilalagay nyo siya dyan. Ayan. Ayan siya. So, yun yung pinaka-stopper niya. Yung stopper ng drum brake natin nun. So, ganyan yan. Ngayon, may space dito yan. Walang kayo ng spacer dyan, nakasya. Yan. So, ayun. Yung spacer. Then, yung ehe nyo, suot nyo. Yan. Then, ito yung brake caliper bracket natin. Yan. Ayan siya, ganyan lang siya kasimple. Ngayon, ito yung stock bushing ng rim set natin. So, dito na siya. Ayan. Saka, ikakabit na natin yung rim set na.
Ito yung stock bushing natin dito. Tracks natin konti ito. Yan. Mas maganda may katulong kayo pag magkakabit nito. Para hindi ganong hirap. So ayun mga paps, naikabit na natin yung bracket din yung gulong natin. So kung sisilipin natin, ayun siya. Ito yung nilagay natin bushing. Actually nut lang tong nilagay ko. Then stock bushing nandito. So ito itsura niya pag wala pang brake caliper. Ayan. Ngayon ikakabit na natin brake caliper. So, itong white gold na to, yung bolts na to, pinutulang ko siya kasi by 20 tong sukat nito. So, mahaba masyado kasi manipis lang tong bracket natin. So ayan mga papas, nakakabit na yung brake caliper natin. Ngayon, higpitan naman natin, iihin natin. Tapos ilagay na natin yung hose. So ayan mga paps, nahigpitan na natin lahat. Ayan ay ginalabasan niya. Diba? Diba parang hindi conversion? Napakaangas din tingnan. Yan. Malinis siya tingnan. Compared dun sa mga flat bar na mukha talagang conversion. So ito kahit conversion siya, is malinis naman siya tingnan na yan. So kabit na natin yung hose natin. Ang kagandahan sa hose ni King of Drag is very adjustable siyang ayan, ano papansin nyo? Luluwagan nyo na siya dito din. Kaya nang bahala kung saan nyo siya iwiway. Pero ganun rin naman sila Earls or Siam. Mas nagustuhan ko lang talaga yung itsura ni King of Drag. May libre pa siyang sticker sa box. Yun. So ayan mga paps, naikabit na natin yung hose. Lalagyan na lang natin siya ng brake fluid para ma-test. Ayan na rin yung brake caliper natin, nakakabit na rin. Diba? Parang hindi naman conversion. Napakalinis tingnan. Sa mga gusto mag-convert, yung bracket na ganyan na lang kunin nyo. So universal naman yan. Pwede yan sa Motorstar, Rusi, Racal, CT100, Badja, o kahit anong motor na may drum brake. Basta meron siyang ganito, yung pinakalak ng brake panel nung stock drum brake natin. So, tingin na lang kayo sa Shopee o kaya order kayo kay Boss Anthony. Nandyan naman yung page niya o yung profile Facebook niya dyan sa description sa baba. So, ngayon itetest natin kung may sayad, kung may tumatama ba. So ayun mga paps, all goods, walang tumatama dun sa ating
kinonvert na disc brake, di ba? Sabi ko sa inyo, halos plug and play lang lahat yan. May conversion man, konti lang. So, universal yan mga paps. So, dito ko napuputuli vlog ko mga paps. Lalagyan ko na ng brake fluid to. So, sa mga di pa nakasubscribe, mag-subscribe kayo. And then, please like, comment, and share na rin mga paps. So, ride safe sa lahat mga paps. Peace!